kasama. Pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pahihingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mapupuno ba ang isang basong puno na? Hindi, siyempre. Kasi pag ang baso ay puno at lalagyan mo na naman ng tubig, aapaw ito. Minsan, pag ang tao ay puno sa sarili, sa tingin mo, makikinig pa ba siya? Hindi na. Ayaw na niyang matuto. Siya na yung taong puno sa sarili, gusto niya, siya na yung masunod. Kaya po, sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat nilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag ang iyong mga kalooban sa tulad ng sa bata. Ang bata ho, gustong matuto. Ang bata ho, maraming tanong. Kaya di ba sa mga magulang, pag ang inyong anak ay tanong ng tanong, kahit ano na lang, kahit ano itatanong niya, isa lang pong ibig sabihin nun, gusto niyang matuto. Gusto niya matuklasan ang mga bagay. Pag ang bata nagtanong sa inyo tungkol kay Jesus, huwag niyo sabihin, tumahimik ka. Yun na yung pagkakataon para mapakilala ninyo si Jesus. Dahil gusto niyang makilala sino si Jesus. Baka naman kaya niyo ayaw silang pasalitain. O pinasabi niyo, quiet ka na lang kasi hindi mo alam ang isasagot mo. Patay tayo dyan. Sana sa mga magulang, pag nagtanong po ang inyong anak tungkol kay Jesus, sana'y may maisagot kayo. Kung sa tingin nyo ngayon, ano nga bang isasagot ko? Pag tinanong na ako ng anak ko tungkol kay Jesus, may panahon pa. Habang hindi pa nagtatanong, kilalanin na si Jesus. Kaya ho, ang taong gustong makilala si Jesus ay handang matuto sa Kanya, handang makinig sa Kanyang salita, handang hubugin ang Kanyang buhay. Kaya ang sabi ni Jesus lumapit kayo at matuto kayo sa akin.
sapagkat ako ay mababa, maamo at mababa ang loob. Iniimbitahan niya tayo na makinig at matuto sa Kanya. At bilang isang Kristiyano, paano tayo matututo at makikinig sa Kanya? Sa pamamagitan ng Kanyang aral at turo. Sana tayo mga Kristiyano, dito tayo nauuhaw sa aral at turo ni Jesus. Ito yung ating inaasam at pinagkakatakaman. Ang aral at turo ni Jesus. At lagi tayong excited na makinig sa Kanyang salita. Dahil nais nating matuto mula sa Kanya. Ang taong puno sa sarili, ayaw matuto. Ang taong akala niya, alam niya na ang lahat, puno, matututo pa ba siya? Sa harap ng Diyos, iniimbitahan niya tayo, ubusin ang sarili. Pagharap sa Diyos, ubusin ang sarili. Maging ubos para punuin ni Jesus ang baso ng ating buhay. Handa tayong makinig sa Kanyang aral at turo. Kaya magandang pansinin natin, tingnan niyo ang isang taong puno sa sarili. Tingin niya, kaya niya ang lahat, alam niya ang lahat. At kadalasan po, ang taong nagdudunong-dunungan, madaling mapagod. Ang taong akala niya, alam na niya ang lahat, madaling mapagod. Bakit? Kasi sinosolo niya ang lahat ng bagay. Pero, kung ubos tayo sa sarili at kaya nating lumingon sa Diyos, ang pangako sa atin ng Diyos, bitawan mo yan. Pasanin mo yung pamatok ko. Mas magaan to. Magagawa lamang natin yun kung kaya nating lumingon sa Kanya at handang matuto sa Kanya. At pag ang Diyos ipinasa sa atin ang Kanyang pamatok, sinasabi niya, hindi ka mag-iisa dyan. Kasama mo akong papasanin yan. Kasama mo ako. At ang iyong papasanin ay ang salita ko na magiging gabay mo sa buhay mo. Ang iyong papasanin ngayon ay ang salita ko na huhubog sa buhay mo. Yan ang bibit-bitin mo ngayon. Hindi na ang sarili mong kagalingan. Hindi na ang sarili mong dunung-dunungan. At pag nagka-problema ka, feeling mo nag-iisa ka. And let me tell you this right now. You are not alone. Minsan may mga yugto tayo sa buhay na nararamdaman natin ang bigat-bigat na, nakakapagod na. Sinasabi ni Jesus sa iyo ngayon, magpahinga ka sa akin. At ito sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kung ikaw ay napapagod na, hindi sumuko ang paraan. Ang paanyaya ni Jesus, halika, magpahinga ka sa akin. At sa pagpapahinga mo, matuto ka sa akin. Ito po ang imbitasyon sa atin ni Jesus ngayon. Nakakaramdam ka ba ng pagod? Magpahinga sa Kanya. Nabibigatan ka na ba? Bitawan mo na at pasanin mo na lang ang pamatong ni Jesus. Ang salita niya na gagabay sa ating buhay. Ang salita niya na magpapalakas ng ating loob. Na sa kabila ng mga humampas man sa ating mga pagsubok, alam natin hindi tayo nag-iisa dito. Hindi tayo nag-iisa sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya lagi natin sinasabi, hindi ka nag-iisa. Kapiling natin lagi ang Diyos. At alam din naman natin na sa bawat pagsubok ng ating buhay, may mga tao din tayong kalakbay. Mga tao at tunay na kaibigan na
hindi tayo iiwan sa panahon ng pagsubok. Sila yung mga taong nananatili sa panahon ng kapighatian at kahirapan. May mga tao na pinapadala ang Diyos sa buhay natin na kasama nating papasan ng pamatok ng buhay. Pero higit sa lahat, pinaka-importante, tumingin sa Diyos, matuto sa Kanya, tularan siya, hindi puno ng sarili, kung hindi itaob ang baso ng pagkamakasarili at kayabangan ng ating sarili at lumapit sa Diyos sa may pagpapakumbaba at kaya nating sabihin, Panginoon, punuin mo ang aking buhay ng iyong aral at turo. Hindi na ang sarili ko, hindi na ang galing-galingan ko at dunung-dunungan ko. Gusto ko nang matuto sa iyo. Gabayan mo ako sapagkat ikaw ay maamo at mababa ang loob. Mahal na pong Jesus Nazareno, ito ang tingin namin, ito ang inaasam namin. Kaming mga deboto ay matuto sa iyo, magiging maamo at mababa ang loob. Amen.